gusto kong i-announce, this is my personal view, na itong supplier ng SD cards hindi namin babayaran ng buo. At pagpasusuri ko yan, yung proseso sa pag-bidding at pag-deliver nila ng cards. Kasi yan ang problem. Okay. Aside from yung voter information sheet na in-award namin sa National Printing Office dahil government to government, eh walang bidding. Tapos nalaman ko at sagutin nila ako kung totoo, tanuhin niyo sila. Pina-subcontract ba nila sa Holy Family Printing Press ang voter information sheet namin? Because that's against COA rules, yung subcontracting na yan. Kaya nga sila ang pinili namin para wala na kaming bidding dahil napaka apeke na. You know, time was of the essence. Kung totoo yan, and the directors, some directors answered my question, Holy Family Printing ang na-deliver sa kanila. At mali-mali, may isang gobernador nagsabi, number niya sa balota, number 2. Doon sa voter information sheet, nahawak ng election officer, number 6 siya. So dahil mali-mali, it could have confused the voters, it could have resulted in failure of elections. Mabuti na lang na agapan na we ordered, the commission and bank ordered na hindi i-distribute yung voter information sheet. Now, NPO should be asked because they are accountable for this. Siningil nila kami ng 4 pesos per voter information sheet na napakaliit ng print. 4 pesos? Mama, tsaka sobrang late. 561 million. Oh, compute mo na. 61 million times 4. Carry mo. Laki pero yan. So, I'm saying again, you ask the National Printing Office if this is true that they subcontracted the voter information sheet at bakit ganyan mali-mali kaya hindi nagamit ng Comelec.